nga ka, MV. Ngayon ay matutunghayan po natin ang 7 kabanata ng Paubaya. Pero bago natin simulan ang ating storya, ay paki-like at share po sana ng ating video. Paki-click din ang subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nagtitinginan na sa kanila ang mga taong naroroon sa lobby ng hospital. Ang nurse na nasa information ay nagpatunog na ng bell upang patahimikin si Leia. Ngunit parang walang balak na tumahimik ang babae. Walang panghingiming binuhat ni Andrei ang kasintahan. Nagwawala at nagsisigaw si Leia hanggang sa makarating sila sa parking lot ng hospital. Ibinaba ni Andrei ang nobya sa tapat ng nakaparadang kotse nito. Go home! Hindi ka kailangan dito! Matapang na utos ni Andrei. Uuwi lang ako kung kasama kita. Aayusin natin ang bagay nito. Once and for all. Ang sabi naman ni Leia. Alam niya ang katigasan ng nobya. Alam niya ang hindi niya basta-basta maitataboy ito nang hindi siya kasama. Sa kotse ni Leia sila sumakay. Si Andrei na ang nagmaneho nito. Pareho silang walang kibo habang naglalakbay. Malayo na ang nararating nila nang magsalita si Leia. Bakit ayaw mo magsalita? Bakit ayaw mo akong kausapin? Ginagawa mo akong tanga. Sabi ni Leia. Pinilit ni Andrei na magpakahinahon. Mag-cool off muna tayo, Leia. I think we both need a breath. Nanlilisik ang mga mata ni Leia nang muling magsalita. Sinong lolokohin mo? Ako? Makikipag-cool off ka? Para malaya ka makapunta sa babaeng yun? Hindi ako papayag! Ang hirap mong umintindi, Leia. Alin ang iintindihin ko? Yung pagpapil mong maging asawa sa babaeng yun? Yung parang ikaw ang ama ng batang isisilang niya sa ginawa mong pagtulong sa kanya? At sasabihin mo sa akin tinutulungan mo lang siya dahil kaibigan mo siya. Huwag na tayong maglokohan. Biglang inhinto ni Andrei ang kotse sa tabi. Iniisip mo na rin lang na ganun? Okay, gagawin kong ganun. Talagang papapalin kong asawa ko siya. Lalong bumangis ang mukha ni Leia sa galit. Huwag mo kong takutin. Kaya rin kitang palitan kahit 10 lalaki. Then do it! Tapusin na natin ang lahat ngayon. Mariing sabi ni Andrei. Hindi ako natatakot na iwan mo. Sige, lumayas ka na! Lumayas ka na! Nagsisisigaw si Leia. Halos hysterical na ito. Bumaba ng kotse si Andrei. Lumipat naman sa driver's seat si Leia. Dinungaw siya nito sa bintana. Sige, dun ka na sa babaeng yun na pinagsawaan na ng mga lalaki. Dun ka sa kanya! Ang galit na sigaw ni Leia kay Andrei. Nagmamadaling binuhay ni Leia ang makina ng sasakyan. Gustong pigilin ni Andrei ang dalaga, ngunit napatakbo na agad nito ang kotse. Nasundan na lamang ng tingin ni Andrei ang mabilis na pagpapatakbo nito. Maya-maya ay nanlaki ang mga mata niya. Paiwas ang sasakyan sa isang malaking truck na makakasalubong nito. Sumalpok ito sa isang malaking puno bago nahulog sa mababaw na bangin sa gilid ng kalsada. Napasigaw si Andrei, ngunit nilunod lamang yon ng malakas na tunog ng pagkabangga ng kotse sa malaking puno. Gabi na nang makabalik si Andrei sa ospital. Nasa isang private room sila ni Mia. Pinapakain ito ni Nana Lena nang pumasok siya sa kwarto. Pinilit niyang pasayahin ang mukha sa kabila ng problemang dinadala. Kagagaling lang niya sa ospital sa Maynila kung saan dinala si Leia. Malaki ang pinsala nito sa mukha. Pero tiniyak na sa kanya ng doktor na umopera dito, naligtas na ito sa pangani bago siya umalis. Kasama na ni Leia sa ospital ang mga magulang, kapatid at ilang mga kaibigan nila na agad niyang tinawagan nang maipasok sa operating room si Leia. Nakunan na rin siya ng pahayag ng mga otoridad tungkol sa aksidenteng naganap. Naupo siya sa silya sa gilid ng kama ni Mia. Tinapos naman agad nito ang pagkain nang pumasok siya. Iniligpit naman ni Nana Lena ang pinagkainan ni Mia. Congratulations! Isang malusog na lalaki pala ang anak mo. Nakangiting sabi niya kay Mia.
Salamat, Andrei. Ang lusog-lusog ng bata. Nakita mo na ba? Ang sabi naman ni Mia dito. Dumaan ako sa nursery bago ako nagtuloy dito. Napakagwapong bata ng anak mo, Mia. Salamat. Naikwento na sa akin ni Chiang na nagpunta dito si Leia. Galit na galit daw na sumugod sa'yo. Bumuntong hininga si Andrei. Gumuhit ang pag-aalala sa mukha nito. Bahagya siyang tumango kay Mia. Nagpunta nga siya dito kanina, ang sabi ni Andrei. I'm very sorry, Andrei. Nang dahil sa akin, nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawa ni Leia. Ang dapat siguro, bawas-bawasan mo ng pagpunta dito. Hindi kumibus si Andrei. Para itong walang naririnig. Hindi sa ano pa man, Andrei. Para din yun sa inyong dalawa ni Leia. At para na rin sa lalong ikakatatag ng relasyon niyo. Wala na kami, Mia. Natigilan si Mia. Hindi halos makapaniwala. Anong ibig mong sabihin? Ang tanong ni Mia kay Andrei. Nag-away kami kaninang ihatid ko siya. Nakipagkalas siya sa akin. Nakagat ni Mia ang mga labi niya. May bumundol na guilt sa kanyang dibdib. Kasalanan ko to, Andrei. Hinayaan ko magpunta ka lagi rito kayong alam ko namang. Wala kang kasalanan, Mia. Hindi siguro talaga kami para sa isa't isa. Nasaan siya ngayon? Ang tanong ni Mia. Dumilim ang mukha ni Andrei. Bahagya itong umiling-iling. Bakit? Muling tanong ni Mia. May nangyari sa kanya, Mia. Hindi kumibo si Mia. Nanatili lamang siyang nakatitig kay Andrei. Naghihintay ng sasabihin nito. Ikinuwento ni Andrei ang nangyaring aksidente. Parang gusto ni Mia na maiyak matapos ang paglalahad ni Andrei sa kanya. Hindi mo sana siya iniwan sa ospital. Naroon ang mama at papa niya, Mia. Pati na rin mga kapatid at ilang mga kaibigan natin. Hinintay ko lang munang malaman ang kalagayan niya bago ako nagpasyang bumalik dito. Ligtas na siya sa panganib. Nakahinga ng maluwag si Mia. Salamat sa Diyos. Nawika ni Mia sa sarili. Hindi ko siya dapat iniwang mag-isa sa kotse. Hindi ko siya dapat pinabayang mag-drive. Parang nakokonsensyang himutok ni Andrei. Parang hapong-hapong napayuko si Andrei. Noon lang napansin ni Mia ang ayos ng lalaki. Problemadong problemado ito. Parang napakabigat ng dinadala. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Andrei. Tumayo na si Andrei. Tutuloy na ako, Mia. Lana Lena. Pinilit ko lang na makarating dito para malaman ang kalagayan niyo. Salamat, Andrei. Halos panabay na sabi ni Mia at ni Nana Lena sa lalaki. Humakbang na patungong pinto si Andrei. Pagdating doon ay huminto at muling bumalik. Babalik ako 3 araw mula ngayon. Ako ang maghahatid sa inyo paglabas niyo dito. Andrei, gusto ko nang lumabas bukas. Masyadong mahal tong kwartong kinaroroonan ko. Ang sabi ni Mia. Binayaran ko na to hanggang sa makalabas kayo rito. Wala na kayong dapat alalahanin. Andrei, sobra-sobra na lang tong tulong mo sa amin. Huwag mong alalahanin yun. Higit pa dyan ang gagawin ko para sa'yo. Natigilan si Mia. Anong ibig sabihin ni Andrei? Pero bago pa siya nakapagtanong sa lalaki, ay nakalabas na ito ng pinto. Nang sumunod na araw na nakabalik si Andrei sa ospital, nakinaroroon na naman ni Leia. Sa may pinto pa lang, ay sinalubong na siya ng mama nito. Kamusta na po siya, mama? Ang tanong ni Andrei. Nagising na siya. Nakausap na namin. May garalgal sa boses ng mama ni Leia. Heavily damaged ang kaliwang bahagi ng mukha niya. Marami daw bubog ng salamin ang tumusok doon. Hindi nakakibo si Andrei. Para siyang kinokonsensya sa nangyaring yun kay Leia. Matagal pa siya dito sa ospital, Andrei. Kakailanganin pang ayusin ang kanyang mukha. I'm very sorry sa nangyari, mama. Wala na tayong magagawa pa, Andrei. Nangyari na ang aksidente. May pait sa tinig ng matandang babae. Maaari ko ba siyang makita? Makausap? I'm sorry, Andrei. Kabilin-bilinan niyang huwag kang papapasukin kapag dumating ka. Mama, masamang-masama pa ang loob niya.
Lalo na nga at hindi niya matanggap na nasira ang kalahati ng kanyang mukha. Kaya ako na muna nakikiusap sa'yo na huwag ka munang pupunta dito. Natigilan si Andrei. Sandaling hindi malaman ang gagawin, ang sasabihin. Sundin na muna natin siya, Andrei. Makabubuti sa kanyang huwag munang sumama ang loob. Siguro naman, nauunawaan mo ang ibig niyang mangyari. Malungkot na tumangon si Andrei. Tutuloy na ho ako. Okay, sige iho. Malungkot na tinungo ni Andrei ang hagdan. Hindi niya malaman ang iisipin. Alam niya, malaki ang naging bahagi niya sa sinapit na aksidente ni Leia. Makaraan ang 3 araw ay lumabas ng ospital si Mia. Umagang umaga pa lamang ay naroroon na si Andrei para maghatid sa kanila sa bahay. May pangalan na bang inaanak ko? Masayang tanong ni Andrei kay Mia nang makarating na sila ng bahay. Naglatag lang sa pinakasala ng bahay si Nana Lena at doon pinahiga ang mag-ina. Deo, nakangiting sagot ni Mia. Aba, magandang pangalan yan. Ang apelido? Natigilan si Mia sa tanong na yon ni Andrei. Para bang ngayon lang niya napagtuunan ng pansin yon. Napansin naman ni Andrei ang pagkatigalgal niya. Sorry Mia, wala naman akong ibig sabihin sa tanong kong yon. It's alright. Chavez ang gagamitin niyang apelido. Apelido ko. Maaaring ipagamit ko sa kanyang apelido ko, Mia. Lalong natigilan si Mia. Andrei? Sinabi ko na sa'yo noon, handa akong tumulong sa inyo kahit na anong paraan. Mahal kita, Mia. Lalong nabigla si Mia. Handa akong akuin ang responsibilidad na tinalikuran ni Roy. Handa kitang pakasalan, Mia. Napailing siya. Hindi mo nalalaman ang sinasabi mo, Andrei. Ano na lang ang sasabihin sa iyo ng kakilala niyo? Ng mga kakilala natin, lahat sila magtatawa. Ikaw na isang mataas ang pinag-aralan, magpapakasal sa isang babaeng sinasabing pinagpasapasahan ng maraming lalaki sa bundok. Tama lang na ang iparecord ko sa birth certificate ng anak ko ay apelido ko, Andrei. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba, Mia. Mahal kita at wala akong pakialam sa iyong nakaraan. Bumuntong hininga si Mia. Kailan lang hindi ko akalain na magkakahiwalay kayo ng landas ni Leia. Ayokong dayain ang aming mga sarili, Mia. Lately, unti-unti kong natutuklasan ang kanyang ugali. Unti-unti ring nawala ang pagtingin ko sa kanya. Pareho lang kaming nagsasuffer kung magkakatuluyan kami. Gayong wala na kaming pagtingin sa isa't isa. Ayoko nang masaktan muli, Andrei. Ayoko nang magmahal muli. Ngayong mayroon na akong anak, may dahilan na para hangarin kong mabuhay sa kabila ng kabiguan. Hindi ko na kailangan ng panibagong pag-ibig. Hindi naman kita mamadaliin, Mia. Pero ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo. Hindi ako basta-basta susuko hanggat hindi ko napapatunayan sa iyong tapat ang aking hangarin. Magsasayang ka lang ng panahon, Andrei. Desidido akong iukol na lang sa aking anak ang aking oras at panahon. Saglit na nawala ng kibo si Andrei. Lumapit sa kanila si Nana Lena. Halina muna kayong dalawa at magmeryenda muna tayo. Ano po bang meron dyan, Chang? Sabi ni Mia. Nako, naglaga ako ng sweet corn. Meron naman tayong dyang butter na dala ni Andrei nung isang araw. Halina kayo, hanggat mainit pa yung mais. Tumayo na si Mia. Halika na, Andrei, hanggat naglalaro pa si Deo. Tumayo na rin si Andrei. Masaya nilang pinagsaluhan ang nilagang mais ni Nana Lena. Gumawa rin ang matanda ng buko juice na nilagyan nito ng gatas at yelo. Dito ka naman ang halian, Andrei. Anyaya ni Nana Lena. Magsisigang ako ng miso sa bayabas. Nagliwanag ang mukha ni Andrei. Sige nga ho, Nana Lena. Lagyan lang niyo ng siling berde para po lalong sumarap ang sabaw. Lihim na napangiti si Mia sa usapan ng dalawa. At panay din ang palihim niyang sulyap kay Andrei na ganadong-ganado sa pagkain ng nilagang mais. Kitang-kita niya sa binata ang lantay na kasiyahan sa payak na pagkain niyon. Ibang-iba si Andrei kay Roy, nasabi niya sa isip. Para ngayon lang niya napansin ang kagwapuhang iyon ni Andrei. Palibhasay haling-hali siya noon kay Roy, kaya kahit araw-araw niyang nakikita at nakakasama si Andrei, ay hindi gaanong rumirehistro sa utak niya ang itsura nito.
Bahagya siyang napangiti sa sarili. May kasiyahang hatid sa kanya ang panakaw na sulyap niyang yon sa binata. Matapos nilang kumain ay kinuha ni Andrei ang kamera nito sa kotse at sinimulang kuhaan ng litrato ang bagong panganak na sanggol. Iba't ibang pose. Ang iba ay kasama sina Mia at Nana Lena. Mayroon ding kuha silang apat dahil mayroong self-timer ang kamera. Masayang masaya sila sa kuhaan ng litratong yun. Nahinto lang yun ng kusang mag-rewind ang kamera na ang ibig sabihin ay ubos na ang 36 shots na nakalagay doon. Ipapagawa ko kaagad dito para makita nyo. Masayang sabi ni Andrei habang inaalis sa kamera ang film. Pag may magandang kuha si Deo, palalakihin ko. Ipapa-frame ko. Masayang sabi ni Mia. Nakangiting nakatingin lang sa kanila si Nana Lena. Loren, bakit nakalaki yung kwarto ni Boss Andrei? Palapit si Julio sa receptionist. Lumabas eh, may bibilin daw. Ang sagot ni Loren. Iiwanan ko na lang sa iyo itong mga pinadevelop niyong litrato. May gagawin pa ako sa ibaba eh. Inilapag ni Julius sa mesa ni Loren ang nakaplastik na litrato. Tuloy-tuloy na itong umalis. Saglit na tiningnan ni Loren ang inilapag ng janitor sa kanyang mesa. Umagang-umaga ay nakita niyang inaabot ni Andrei ang film kay Julius para ipadevelop. Kaswal niyang inilibot ang mata sa paligid. Walang nakatingin sa kanya. Lahat ay abala sa kanika nilang trabaho. Muli niyang sinulyapan ang mga litrato. Gustong-gusto na niyang tingnan ang mga yon. Mga litrato yon ng anak ni Mia, nina Mia, Nana Lena at ni Andrei. Titig na titig siya sa isang close-up ni Deo. Pilit itinatanong sa isip kung sino ang kamukha ng sanggol. Abalang-abala siya sa pagtingin ng mga litrato nang may magsalita sa kanyang likuran. Pwede ko bang makita yan? Tanong nito. Bahagya pa siyang nagulat nang makilala ang boses ng nagsalita. Si Roy. Kayo pala sir. Kay Sir Andrei po ito. Hiyang-hiyang sagot niya habang ibinabalik sa supot ang mga litrato. Halos hindi siya makatingin kay Roy nang iabot ang mga litrato dito. Titingnan ko lang muna mga ito sa kwarto ko ha, ang sabi ni Roy kay Loren. Yes sir, sagot naman ni Loren. Walang kibong nagbalik na sa kanyang private office si Roy. Naupo siya sa kanyang executive chair at sabik na inilatag sa mesa ang mga litrato. Kaninang nakatayo siya sa likuran ni Loren ay natitigan niya ang isang litratong hawak ng babae, ang close-up ni Deo. May kinunting damdamin sa kanya ang mukhang yun ng sanggol. May lumuksong dugo. May kasiyahang pumuno sa kanyang dibdib. May pananabik na binuhay yun sa kanyang puso. Hinanap niya yung naka-close up ang sanggol. Pinakatitigan niya. At hindi niya namalayan ang sumungaw ng ngiti sa kanyang mga labi. Walang duda. Anak niya ang sanggol na yun. Anak niya. Ang ilong ng sanggol. Ang mga mata, ang bibig, siyang siya. Napabuntong hininga siya at wala sa loob na nadala niya sa dibdib ang litrato. Matagal siya sa ganoong ayos bago niya binitiwan yon. Binuklat-buklat pa niya ang ibang kuha ng sanggol. Napangiti siya sa bawat kuha nito. Ang ibang litrato ay magkakasama sina Andrei at Mia, karga ni Mia ang bata. May nadama siyang inggit sa litratong magkasama sina Mia at Andrei. Selos sa masayang pose ng dalawa sa litrato kasama ang walang mali na sanggol. Lalo pa siyang nagselos nang madako sa litrato ni Andrei na karga ang sanggol. Matagal niyang tinitigan ang litratong yun. Bahagya siyang napailing. Dapat ay siya ang may karga sa sanggol. Dapat ay siya dahil siya ang ama. Siya ang ama ng sanggol. Isa pang tumawag sa kanyang pansin ay ang solo ni Mia. Nakangiti ito. Napakaganda pa rin ito. Magandang maganda sa kabila ng kasimplihan ng ayos. Sa kabila ng kapayakan ng background ay litaw pa rin ang ganda nito. Napakaganda ng ngiti ni Mia.
At sa naisip niya, si Andrei tiyak ang kumukuha ng litratong yun. Si Andrei ang iningitian ng matamis ni Mia. Binitiwan niya ang litrato at sumandal sa silya. Parang bigla siyang nawala ng lakas. Sa isang bahagi ng kanyang puso ay naroroon ang panghihinayang, ang pagsisisi. Malinaw na malinaw ang lahat sa mga litratong yun. Malinis si Mia at anak niya ang sanggol na iniluwal nito. Matagal siya sa ganoong ayos bago niya isa-isang binalik sa supot ang mga litrato. Pero hindi niya sinama yung isa, yung naka-close up ang sanggol. Maingat niya yung pinasok sa drawer ng kanyang mesa. Tumayo siya at tinungo ang pinto. Lumabas at isinauli ang mga litrato kay Loren. Muling nagbalik sa kanyang mesa at muling nahulog sa malalim na pag-iisip. Mahal pa rin niya si Mia. Mahal na mahal. Ang damdaming yun na pilit niyang sinisikil ay lalong nabuhay ngayon sa pagkakita niya sa dating litrato ng dating kasintahan. Oo nga, at hindi nawawala sa kanyang dibdib ang mga pag-aalinlangan sa kalinisan ng dating katipan. Ang pag-ibig niya para dito ay naroon pa rin at nakatago sa kanyang dibdib. Patunay ang hindi niya panliligaw sa iba sa nakaraang 5 buwan ng pagkahiwalay niya kay Mia. Ang totoo'y ilang babae na ang inireto sa kanya ng kanyang mama bilang kapalit ni Mia. Pero wala ni isa man lang ang umakit sa mga babaeng yun. Napawang mga edukada at nabibilang sa mga kilalang pamilya. Si Mia pa rin ang nag-iisang babae para sa kanya. Kahit hindi nawawala ang pag-aalinlangang yun tungkol sa kalinisan ng babae. Pero alam niya, kahit marumi pa si Mia, ay mamahalin pa rin niya ito. Alam niya yun sa kaibuturan ng kanyang puso. Naiimpluwensyahan lang ang desisyon niya ng kanyang mama. Nang walang hintong paninira nito kay Mia at ang walang hintong pagpapaalala sa kanya ng mga kahihiyang idudulot ng dating kasintahan sa malinis nilang pangalan. Oo, mahal pa niya si Mia. Mahal na mahal. Hindi nga ba at nagseselos siya kay Andrei sa pagtulong nito sa babae? Hindi ba't naninibigho siya sa pagiging malapit ng kaibigan sa babaeng dati niyang minahal? Tumayo siya at namintana. May ideyang kumikislap sa kanyang isip. Bakit nga ba hindi? Minsan ay minahal na siya ni Mia. Imposible bang mahalin siya nitong muli kung magbabalik siya? Magpapakumbaba at hihingi ng tawad? Tama, pupuntahan niya si Mia. Liligawang muli. Tumutol na ang tututol pero hindi siya mapipigil. Panahon na para sa sarili. Babalikan niya si Mia. At dito na po nagtatapos ang 7th kabanata ng Paubaya. May babalikan pa nga kaya si Roy sa puso ni Mia? Matatanggap kaya siya ni Mia sa kabila ng pagbabaliwala nito sa babae noong panahong kailangan-kailangan ni Mia ng karamay? Ang kasagutan, abangan niyo po sa susunod na mangyayari. Maraming salamat.